Itinuring na isang napapanahong pagpapala ang isinagawang communication workshop ng Southern Luzon Mission sa tanggapan nito sa Legazpi City. Ito ay pinangunahan ng NPUC Communication Department sa layuning pagbutihin ang mga pakikibahagi ng mga Adventista sa makabagong Digital and Media Ministry. Si Christian Ed Bunggon ang maghahatid ng balitang may pag-asa. SLM-wide communication workshop ang isinagawa dito sa Legazpi City. Layunin ng Departamento ng Komunikasyon sa tanggapan ng Southern Luzon Mission na maging bahagi ang mga miyembro ng Iglesia sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa makabagong pamamaraan. Ang pagsasanay na isinagawa ngayong buwan ay nagbigay ng pagkakataon sa mga kabataan na gumawa ng mga makabuluhang contents para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng media training na isinagawa po natin dito sa SLM, ina-expect natin na bawat participant ay pwede natin na maging channel din ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng media, sa pamamagitan ng mga skills na itinuro natin sa kanila. Maiksi lang yung time na ginugol natin sa lugar na to, ay papayo lang natin sa bawat isa na naki-involve, ay paulit-ulitin nila kung ano yung mga natutunan nila at patuloy na may enhance yun. Ang mahalaga ay maunawaan ng bawat isa na tayong lahat ay maging involved sa gawain. Pagkatapos ng limitadong panahon ng pagsasanay, ay sumailalim ang mga delegado sa 3 oras na paggawa ng mga reels na magagamit para sa iba't ibang departamentong ministeryo. One thing na naka-impact sa akin this Sabbath is yung sermon ni Pastor Fidakan, which is what is in your hand right now. So kahit simple man yan or kung ano man yan, pwede yun magamit for the ministry, especially in sharing the gospel, especially this time na it's a digital world. Napaka-importante na maisip natin na kung ano yung meron tayo, magagamit natin yun sa service ng Panginoon. Bawat sulok, anumang edad o kasarian, estudyante o profesional, lahat ay kabahagi na ng digital na mundo. Dahil sa pandemya, mas lumawak ang mundo ng social platforms na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na kumonekta sa buhay ng bawat isa. Lalong higit, maraming mga tao ang nakakilala kay Kristo dahil sa mga programang inihatid ng ating simbahan. Ayon sa kamakailang mga estatistika, mahigit 4 na bilyong mga tao sa mundo ang gumagamit ng internet. Ang malawak na online audience na ito ay kumakatawan sa isang matabang lupa para sa paghahasik ng mga binhi ng pananampalataya at pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa at kaligtasan. Sa mga delegates natin na kasama natin sa ano natin na to, na seminar na ito, just continue, no? Alam natin na mahirap mag-start, pero kapag tayo ay nakaarangkada na yung pagsinabi natin na ganyan, ay magiging madali na ito. Siyempre, dadagdagan lang natin yung mga skills natin, magiging mahusay tayo. Alam natin na binigyan tayo ng talento ng ating Panginoon. Siya nagbigay ng talento, sa kanya din natin ibabalik yung talento na ito para sa glory ng ating Panginoon. Ang inisyatibong ito at simula ng pagkakaisa ng bawat miyembro ng simbahan upang mapaabutan ng pag-asa ang bawat bayan. Mula dito sa Legazpi City, teritoryo ng Southern Luzon Mission, na may layunin makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christian Edreslin Bunggon nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.